Isang magandang umaga po sa inyong mga friend, mga kalola. Ito na naman si Wonder Lola. Yan. Mayroon tayo ngayon lulutuin na easy cook. Yan. Napakabilis lang lutuin na adobong manok na may kasamang atay at balunan. Yan. Ito po ay napaka dali lang lutuin at tama-tama po ito pag may mga lakad kayo, halos sama-sama lang siya sa pagluluto. Hindi na kailangan ng marami pang proseso. Yan. Kaya ito ang lulutuin ko ngayon dahil meron pong lakad si Wonder Lola. O, sige, pakikita ko po sa inyo ang ingredients na ating gagamitin. Ito na po ang ating ingredients na gagamitin. Gagamit ko ito po yung aking chicken. Isang tilo po yan, and then kalahating tilong atay at balunan. Yan, gagamit po tayo ng sibuyas at bawang, paminta, asukal, at chicken cubes or pork cubes pwede din po. At konting asin kasi ang toyo ay maalat na, kaya ang paglalagay po ay konting asin lang. And then mantika, and then toyo na nilagyan ko na ng suka. Minix ko na. And then gagamit din tayo ng oyster sauce. So, ilan po ang ating ingredients sa ating gagawing adobong manok na mayroong atay at balunan. O sige, yun na po, magluto na po tayo. O, nag-prepare na po tayo ng ating gagamiting kalyase na maliit. Yan po ang aking gagamitin ko na sa pagigisa. Ayan, tayo po ay mag-isa na, mga friend. Ayan. Uunahin natin ang ating bawang at sibuyas. Ayan. Pagsamahin na natin. Ganun din yan, mga friend. Pagsamahin na natin sila sa pagluluto. Hindi naman siya kailangan masyado na papilahin. Ayan. Kumbaga, half-cook lang po ang ating bawang at sibuyas para mas masarap siya pagka kumatas siya sa suka at toyo. Yan, para mas marasa siya. Pag nalantada natin siya, ilalagay na natin yung ating chicken. Unahin natin yung ating yung ating balunan, kaya ilunok ko siya. Sabihin natin agad ang ating chicken. Yan, ating chicken. Yan, lalagyan na natin ang ating chicken. Yan. Habay-habay lang po yan. Yan. Ganyan lang po ang pagluluto natin. Halos sabay-sabay lang siya. And then, yan, kakatasin natin ng konti yung chicken para kumapit yung kanyang bawang at sibuyas. Yan. Yan. Kakatasin lang natin. Sasangkot siya lang natin ng konti. Ilalagay na rin natin yung ating yung ating mga paminta, asukal, asin, at saka cubes. Yan. Para masangkot siya na siya dito. Bilhin na mabuti para kumalat yung mga asin, asukal, paminta sa meat. Yan. Tapos, ilagay na rin natin yung ating lagyan na natin yung ating oyster sauce. Yan. Para lumasa na rin siya sa meats. Yan. Sa ating mga chicken at saka sa atay. Yan. Ganyan. Halo-halo. Halo-halo lang. Yan. Ganyan lang siya. Piligisa lang natin para mas lalo siyang kumapit yung lasa niya sa manok at saka sa balunan at atayan. Ganyan lang po kasimple siya. Ngayon, medyo isturing natin ng konti. Yan. Medyo kamukapot siya ng konti. Yan. 5 minutes. Yan. Pagkasangkot siya ng 5 minutes, ilagay na natin ang ating
tinimpla na pinagsaman toyo at suka. Ayan. Ngayon po, huwag natin muna siyang hakaluin. Hayaan lang natin siya na tuluan dyan. Talagyan natin siya ng takip. Ayan, para mas lalo siyang lumasa. Ganyan lang po kasi, yan, hanggang sa lumapot na siya. Ayan. Yan na natin siya palalambutin. Ayan po, mga friend. Ayan. Nangungunti na yung kanyang tubig. Pero kailangan po natin doon na halu-haluin ng bahagya para naman kung matigas yung ibabaw, eh, mapunta siya sa ilalim para pamasimpantayan ang kanyang paglambot. Ayan, ayan, medyo matigas pa siya. Hindi ko po ito nilagyan ng tubig kasi yung pong manok ay sadya ng may tubig na taglay. Kaya hindi tayo maglalagay ng tubig. Basta toyo lang at saka suka. Ayan. Ngayon, sa paglalagay ko ng ingredients yun, titikman natin kung tama na siya. Dahil kung kulang po ng toyo, kung kulang po ng suka, nasa panlasa na po natin yun na dagdagan nyo na lang. Ganyan. Pati yung gusto nyo medyo matangis, dagdagan po nang yun ng sugar. Sa pagkakatansyo ko po, itama lang sa akin po ang tingdada ko. Ngayon, mas masarap po to. Itong ating adobo ay ating tutuyuin ng bahagya. Pero po pag yung katulad po ng mga bata, ayaw po nila ng walang sauce. Kaya hindi natin masyado tutuyuin. Pero pag gusto nyo na tuyong-tuyo na halos talagang wala na siyang sauce, ay kumapit na sa laman, pakuluan nyo pa. Pero dapat mahina lang ang ating apoy ng hindi siya masunog. O, ganyan lang po. Sa inaakala po ninyo, medyo matigas pa yung ating chicken. Yung chicken nyo na ilalagay, dahil hindi naman tayo naglagay ng tubig, maglalagay tayo ng konting tubig. Yan. Nasa ganun, magkaroon pa ng chance na hindi agad siya matuyo at para magkaroon pa ng oras para lumambot yung kanyang mga chicken at saka lalo na yung balunan, medyo matigas siya niyan. Dagdagan lang po ng tubig para po mayroon pa tayong para lumambot pa siya. Ayan. At takpan po natin siya para madali po siyang lumambot. Ayan, ganyan po. O, ayan friend, mga natuyo-tuyo na siya, natutuyo na siya. Ayan, nagmamatika na siya. This time po, kung gusto po ninyo, mas tuyuin pa siya, eh, nasa sa inyo na po yun. Pero ako, tama na po sa akin yung may ganito na may konting sabaw-sabaw. Kasi po yung mga apo ko, naghahanap po ng sabaw yan. Yan, yung mga bata. Kaya sa akin po, tama na sa akin yung ganito siya. Yan, ganito lang siya, may konting-konting siya sabaw. Ayan, ganyan po. Yan. So, yun nga po yung nasabi ko, magdagdag po kayo ng konting sabaw ng tubig. Konti lang po, mga isang baso, kung matigas po yung manok pa, hanggang sa lumambot siya. Pagkalagyan niya ng tubig, hayaan niyo siyang matuyo. Pag natutuyo na yung tubig, bisibig, malambot na yung manok. Ayan, tuyuin lang po niyo doon. Ayan, ganyan po. O, ayan, friend, ito yung ating finished product na adobong manok. Ayan, hindi niyo nagmamantika rin siya. Ngayon, ito po yung aking breakfast for today. Ayan, meron akong adobong manok. Yan ang breakfast ko ngayon. Counting rice. May patis ako na may sili. I like patis talaga na may sili. And then, meron akong pakwan. Ayan. Ika, kain na po tayo. Ika, try na po natin kainin. Yummy. Ayan, masarap po talaga itong adobo. Madilis na lutuin si cook na. Mura pa, walang gaano ingredients, madali pa siyang lutuin. Yan. Alam nyo, paborito ko talaga yung atay ng manok. Yan, sa adobo. Oh, number one sa akin yung atay ng manok. Yan. At lagyan natin ng sili. Durugin natin yung sili sa patis. Wow. And then, wag lang natin aalatan yung ating paglalagyan ng toyo. Yung paglalagay ng asin. Di bali na po na medyo matabang ang tinta nyo at ititintahan na lang po nyo sa bandang huli. Kasi pagka ho nalagyan nyo na maraming toyo at sa bandang huli niya, aalat na yan pag nalagyan nyo pa ng asin. Kaya hanggang maaari, huwag muna kang maglagay ng asin. Hayaan nyo muna yung toyo. Bandang huli na kayo maglagay ng asin kung hindi kayo sigurado para mas masarap. So, ngayon, ito na yung ating
Halika, sa inyo na ko. Kain po tayo. Mmm! Happy birthday, Lagada! Tama-tama po yung timplada ko, sir. Hindi ko siya... Tsaka ayoko rin naman siya dumatamis. Na parang nagiging adobo na ayoko... Parang nagiging ano na siya, apaktiw. Ayoko nung ganun adobo. Konti lang po yung... Touch lang, konti lang po yung sugar. Yum. Ngayon mo. Kain muli tayo. Mmm. Sarap. Talaga, ito na po ang breakfast ko. Sarap talaga. Ang friend, maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa aking vlog. Sana po na gustuhan po nyo ang ating menu for today. Try po nyo gawin ito sa bahay nyo. Grado magugusan na inyong pamilya. Ano po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Bye!